Dami natin ngayon ah, praise God. Ayan. Ngayon, ayan, gusto ko magpasalamat sa buhay ng bawat isa. Ayan, despite yan sa mga ano natin, sa numbers natin ngayon, kahit ilan lang tayo, remember di ba, na yung Diyos, hindi siya after sa ano numbers natin. We're not after the ano sa number ng ano, ng ano kung ilan tayo ngayon dito, but we're after for those people who truly seek the Lord, na, di ba? And ngayon, yung title nga na mensahe ng Panginoon ngayon is A Way for the Lost. Yan, daan para sa mga talagang mga naliligaw. Ayan, yun yung ano, yung memory verse natin kanina, yun yung mag-din natin, verse din natin ngayon, yung Luke 19, verse 10, ano nga daw yun? 1, 2, 3? Luke 19, verse 10. The Son of Man came to seek and save those. Ayan, for the Son of Man came to seek and to save those who are lost. And ngayon, ayan, hindi lang siya basta, ano, about sa, ano, sa, mga taong naniligaw, kundi kung ano yung pagkakilandan na meron tayo kay Jesus. Nasa ngayon, di ba, malaman din natin kung ano yung ano, yung talagang kalooban niya, hindi rin tayo maligaw sa kung ano yung kalooban niya sa buhay natin. Ay, sabi doon dito, knowing our identity in Christ. Di ba, sa panahon ngayon, maraming mga ano, maraming pong mga tao na hindi talaga alam yung pagkakilandan na meron sila. Kaya kadalasan, di ba, naliligaw sila ng landas ng kanilang mga pamumuhay. Kaya isipin nyo, yung mga tao ngayon, may kita kayo mga ano mga magdadalaw, di ba, mga masasamang loob, mga ano, mga tao gumagawa ng mga krimen, kasi nga hindi nila yung ano alam yung pagkatao na meron sila kay Kristo, di ba, sinusunod lang nila yung ano nila, yung ano, yung sinasabi ng mundo kasi sinasabi ng Diyos, di ba. And ngayon, ayan, sige, next slide po. Ayan, ayan, naalala niyo ba yan? Ayun yung memory verse na tinuro sa atin ni Kuya Joshua, di ba, sa yung verse na dyan, verse 32. And you will know the truth, and the truth will set you free. Di ba? And next slide po. Ayan. Ayan. Minsan ka na bang namuhay sa kasinungalingan niya? Biktima rin ako niyan dati, eh. Diba? Noong grade na 8 plus grade 9, di ba? Kadalasan, yun yung mga tinuturo sa atin. Yan tungkol sa evolution ng mga tao. Yung ano daw, yung mga tao daw, nagaling daw sila sa lahi ng mga unggoy. And yung, ano, yung flat earth, di ba? Hanggang ngayon, curious pa rin ako kung pa talaga yung earth eh. Kasi wala pa rin talaga ano, parang scientific o talagang matibay, nakatunayan yung mga, yung siyensya patungkol sa labas ng ating planeta. Kaya madalas, ano, yung mga pag-aaral doon na ginagawa ng mga scientists, di ba? Hindi daw totoo, di ba? Parang gawa lang daw yun ng mga ano, ng kaaway para lang malintang yung mga tao, na yung tao daw nakapunta na doon sa buwan. Diba? And yung Big Bang Theory. Ngayon, ayan, bago tayo mag-umpisa, ayan, manalangin po muna tayo para sa, let's pray. Aming Ama, Diyos ang dakila sa lahat. Ayan, maraming salamat po, Panginoon, sa lagad hapon na ito na ipinagkalaw mo upang makapagtipon kami, lagad mga pangaral, lagad ng mga salita. Tulungan po kami, lagad na tunay, Panginoon, na isip ka, lagad sa aming mga puso, Panginoon, tapin ka namin, lagad sa bawat salita mo, Panginoon, lagad, ipababa, lagad sa mga oras na ito. Kaya, Ama, Panginoon, lagad, tulungan mo kami, Panginoon, na hindi i-harden, lagad, yung mga puso namin, kundi, Panginoon, hayaan mo, lagad, na, lagad, 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 hayaan mo, lagad, na, tunay, Panginoon, lagad, na papasukin ka, lagad, sa aming mga puso, Panginoon, lagad. Maraming salamat po, Panginoon, lagad, dahil, lagad, ikaw na rin, Panginoon, lagad, yung mga salita, Panginoon, sa buhay ng inyong lingkod, Panginoon, lagad, tulungan po, Panginoon, lagad, sa, lagad, lahat ng aking mga sumbitin, Panginoon, lagad, din yung mga salita mo lamang, Panginoon, lagad, at siya lumabas sa aking, lagad, bibig, Panginoon, let the word of our mouth, my mouth, Panginoon, the meditation of my heart, be acceptable and pleasing in your sight, Panginoon, Lord God. Maraming namin yung mabuti kaya, Diyos mong kalooban, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon, Lord God. At sa iyo po, Panginoon, pinamataas, napapulit, pasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Yan, Diyos God. Ayun, ayan. May mga times, di ba, sa buhay natin na talagang na naliin lang tayo na sinasabi ng mundo, di ba, sinasabi ng mga tao sa atin na talagang ano, hindi natin inaalam kung ano ba yung katotohanan sa likod ng mga sinasabi nila. And, ayan, isminsan na rin ba kayong ano na, dito, parang naniwala sa sabi-sabi ng mga tao. Biktima rin ako niyan eh, nung time na ano, sinabi nila na ano, kapag pupunta kami sa, ano, sa sementeryo, tapos ano, pupunta kami sa sementeryo, tapos
nakita ko yung mga tao doon, naglalagay sila ng pagkain. Tapos ano, sabihin nila, ano, ito, ayan, kinakain niya ng ano, ng lolo mo. Lolo. Tapos ano, maya-maya, makikita ko, bawas na yung pagkain. So, magulito ko lang, paano nangyari yun, di ba? Para mangyari yung ganun mga bagay na ano, na talagang ano. Pero nga, di ba, sa mga ganung bagay, walang katotohanan doon. Baka ano lang yun, may talagang may bumawas lang, o may bumagat lang. O baka yung mga eksekto, di ba? Kaya sa tingin natin, nababawasan tingin ng hoy, di ba? Yung sa base ng ano, yung ano, plastic cup, nilagay nila ng sopas. Ano kayo? Tingin na ko talaga yun, nilagay talaga nila puno. So yun, kaya kita ko, bawas na kalahati nila. Ang gulat na ulo. Totoo pala, parang mga ano, totoo ba talaga yun? Parang ano, isipin ko sa mga ano na yun, mga ganong pangyayari, di ba? Talagang nakakapanlim lang kung hindi natin alam yung katotohanan ng salita ng Diyos. Sige, next time po. Ayan, and ayan, so dahil nga sinasabi ng mundo, di ba, sabi, tulad yun ang ano, ng ano, sinabi sa atin nung matagal na sinabi nila na nakalaan, pwede siya, di ba, sabi ko sa inyo, yung bago pa daw, ano, malaman ng mundo, yung mga ganong bagay, di ba, na alam na ng Bible, sinabi na ng Bible, sabi sa, ano, Isaiah 40 verse 22, it is who sits above the circle of the earth. Yan, di ba? Kaya walang katotohanan yung sinasabi nilang flat earth daw, yung mga flat earth theory sa mundo. And yung fourth, sabi dito sa Colossians chapter 1 verse 16, for in him all things were created, things in heaven and things on earth, visible and invisible. Di ba? Kaya ano, wala tayong madadayan sa mga, sa Diyos na yung tao gawa sa ato ay nanggaling sa ukoy. Pero hindi, di ba? Kasi nga, yung sinasabi ng Biblia ay salita talaga ng Diyos at same time, katotohanan siya. And yung dito, sabi daw, ayan, yung tao daw gawa sa ukoy, sabi dito, and the Lord God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Ayan, di ba? Ginawa tayo, hindi sa ano, hindi tayo gawa sa kung ano pa man, diba? Gawa tayo sa, ano, sa aligabok at binigyan tayo ng buhay sa pamamagitan ng hininga ng Panginoon. Yung hininga na yun, diba? Alam natin na it represent, diba? The Holy Spirit. And yan, sige po, next po. Ayan, marami pa rin sa atin ang hindi alam ang pagkakilanlan dahil sa namumuhay pa rin tayo sa kasinungalingan ng mundo, diba? Marami sa atin namumuhay pa rin sa, ano, sa, ito, mga puro-puro, ito, mga sabi-sabi, mga paniniwala. Diba? Kaya dapat i-approve natin yun sa mga buhay natin na tunay, diba, na sundan natin, sundin natin kung ano, yung mga nasasabi ay mas paniwalaan natin si sinasabi ng Panginoon. Kaya sa pag-aaral na ito, matututunan natin kung ano nga ba yung ating pagkatao na kinanlan kay Kristo. Next po. Ayan, kilala nyo ba siya? Siya si Peter. Hindi na. Yeah, hindi niyo ba ako i-correct? Yan siya si Apostle Paul. Pero nga, bago siya tawagin si Apostle Paul, bago siya maging Apostle, yan, pangalan niya muna ay si Raul. Ayan. Siya si Saul. Sino daw siya? Si Saul ng Tarsus, who was later named Paul, so the resurrected Jesus Christ on Damascus Road, so converted to Christianity. He made three long missionary journeys throughout the Roman Empire, planting churches, preaching the gospel. Yan. Si Saul, di ba, kilala natin siya. Sino ba si Saul, di ba? Siya lang naman yung ano, yung pumatay sa mga tulad nating Kristiyano sa panahon nila, di ba, na maraming, di ba, nawalan nabawian ng buhay dahil sa pamagitan ni Saul. Pero nga nung time na nag-intervene o nag-appear sa kanya yung Panginoong Jesus, ano, nakita siya, di ba, na nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay, di ba? Hindi na siya nagkaroon pa ng ano, mga identity crisis, sinubaka, di ba? Once na nag-appear sa yung Panginoon, di ba, nag-intervene siya sa iyo mismo, nangusap siya sa iyo, di ba? Nangusap siya sa iyo, di ba? Sino pa ba tayo para hindi sundin yung kalooban niya, di ba? Kasi nga nung time na yon, si Paul, parang galit nga siya sa mga ano tao sumusunod sa Panginoong Jesus. Pero nga, di ba, dahil nga sabi ng Panginoon, bakit mo sinasaktan, no? Bet mo ako sinasaktan, di ba? Dahil nga sa ginagawa ni Saul sa pagpatay niya sa mga Kristiyano, di ba? Nag-intervene mismo yung Panginoon, paano?
ba? Nagkaroon ng pagbabago yung buhay niya. Diba? Tulad ng ayan, sabi niya, missionary journeys throughout the Roman Empire. Siya lang naman yung nag-evangelist sa mga taga-Romano, di ba? Buong puso niya, di ba? Talagang paglilingkuran yung Panginoon, buong lakas, di ba? Buong tapang. Di ba? Kung naisipin yung mga Romano nung time na yun, talagang pag-isipo, anytime kapag alam nila na ikaw, paglilingkod ka, tapos malaman nila na gano'n, di ba? May tendency, di ba, na pwede ka nilang patayin agad. Pero nga, dahil si Paul, alam niya yung purpose niya, di ba? Alam niya na yung Panginoon na lagi niyang kasama. Alam niya na yung Panginoon lagi na sa kanya. Kaya hindi siya nagpatinag doon sa mga Romano, kundi di ba, ginawa niya, talagang binahagi niya yung salita ng Diyos. Maski yung mga, di ba, yung mga nasa taas, talagang nakipag-debate siya. Diba? Sino, di ba, sa panahon natin niya, generation natin niya yun, dapat ganun din tayo tulad ni Paul. Hindi tayo basta nagpapadala sa mga sinasabi ng tao, di ba, o nagpapadala sa takot ng salibigutan, o kung ano pa yung mga, harap na ginagawa nila, di ba. Nakatuwa nga kasi, nung nag-lockdown, talagang walang magpapatinag sa atin, talagang gulang ng loob, di ba? Meron ba nga umakit ng bakod eh, talagang lumulusot sila, ginagawa nila ng paraan para makapagsimba, talagang makapangaral din ng salita ng Diyos. And next po. Ayan, ngayon, pag-aaralan natin yung the parable of the lost son. Kilala siya bilang parable of the prodigal son. Sa Lucas 15, verse 11 to 32. Pero hindi tayo talagang magpo-focus sa ano na to, sa parable na to. O talaga ano lang siya, subtopic lang siya about sa kung ano yung pagkatao na meron tayo kay Cristo. Sige po, next po. Ayan. Sa mga taong naliligaw nga, di ba, yung pagkakapareho nila sa atin, sa mga tulad natin na buong puso talaga, di ba, na sinisik yung Panginoon, sumusunod na, di ba, sa paglakad ng Panginoon, yung meron sila, di ba, he has a decision. Yung alibog ng anak na to, di ba, meron siyang desisyon. At tulad din natin, di ba, may mga desisyon tayo sa buhay. Aminin man natin o sa hindi, di ba, mga decision maker tayo. Diba? May mga bagay tayo, mga pinag-desisyonan na, hindi yung Panginoon na, ito muna yung module ko, sabihin mo, diba? Lord, ito muna ang module ko, ako muna dito kasi kaya-kaya kong basic lang ito, diba? Lord, nasa tabi ko muna, diba? Hindi pwede yung mga ganun. Kasi, diba, kahit sa mga maliliit na bagay, diba, dapat, i-depend natin talaga sa Panginoon. Kasi ngayon, diba, mapagkatiwalaan tayo sa mga malalaking bagay, diba? Kasi sinasabi ng iba, kapag sobrang bigat na ng problema nila, hindi ko na kaya ito, kailangan ko na ng tulong mo. Hindi lang sa mga ganung times, diba, kundi sa mga simpleng bagay lang. Kasi doon natin, diba, mapaparamdam sa Panginoon na tunay na tayo dumedepende o nagre-rely sa Kanya, diba? Kung isipin, sa panahon natin ngayon, di ba, parang hindi na gano'ng mahirap kasi nga, ang dami ng technology, di ba, hindi na gano'ng mamuhay sa mundo kasi nga sa mga technology na na-invento, di ba. Pero kahit gano'n, di ba, panatilihin pa rin natin yung talagang relasyon natin sa Panginoon na tunay na kahit sa anumang paraan, di ba, siya pa rin yung tunay na resources, siya pa rin yung tunay na pinagagalingan natin ang lakas. At sa bilang isang kaibigan, di ba, gugustuhin nyo ba na pag may kaibigan ka, kaibigan mo si Uno, na sasabihin ko, Uno, kailangan ko lang ng tulong mo kapag hindi ko na kaya. Pero kapag yung mga simple lang, yung mga ganitong bagay lang, sige, kahit ako na lang muna mag-isa, kahit hindi mo na kailangan, istorbohin, di ba? Pero gusto pa rin ng Panginoon, di ba, na sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, di ba, tunay na tayo sa kanya. Depende tayo sa kanya. At sabi diyan sa Lucas 15, verse 11 to 12, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at hinati nga ng Ama ang kanyang ari-arian. Diba? Nag-desisyon na siya na Ama, gusto ko na
pag gusto mo na ng ano, ng ano mo, ng pag ano mo, pag pamayari mo. Diba? Hatiin mo na yan para meron na din ako para ano, maging independent ako, kaya ako nang mabuhay mag-isa, diba? Minsan ganun tayo eh, diba? Kung may mga pagkakataon na ano, na gusto natin na tayo lang sariliin lang natin yung mga bagay na gusto natin, diba? Sa ano, diba? Sa pag-aaral, parang ano, may time din sa ano, diba? Sa isang kabataan, na gusto niya ano, pag nag-aaral siya, pag makakapagtapos siya, diba? Gusto niya na nandun lagi yung ano, yung ano niya, mga magulang niya, yung mga mahal niya sa buhay, na sumusuporta sa kanya. Pero, itong ano na to, yung alibugang mga ito, yung prodigal son na to, di ba, mas ginugusto niya na, ano, sarilihin yung mga bagay na, ano, na meron siya. At yun, sa totoo lang, di ba, hindi kanya yun, di ba, sa ama niya yun, hindi niya lang yun, para, kasi nga, anak siya, iniisip niya na, ay, bahagi ko to. Mabahagyan ako ng tatay ko, di ba? Isipin niya na, okay, pwede na ako ano, dahil nga may kaya naman kami, medyo kaya naman ang buhay mo, ano, di ba? Ano, sinarili niya yung ano, pinahati niya na sa ama niya para meron na din siya. Sige po, next go. Ayan, sabi dito, life is full of choices, di ba? Sa pag-isip mo pa lang sa araw, sa umaga, diba? Isip, ano mo na, pipiliin mo ba, matutulog pa ba ulit ako, o gigising na ako, diba? Mag-alog sa laba ako, o mag-devotion mo na ako, mag-prepare mo na ako, o mag-iwali mo na ako, diba? Puno-puno ng pagpipili yung ano natin, yung buhay natin. Kaya sabi ko, diba? Life is choices. Pero sabi dito sa Matthew 7, verse 13-14, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. Isipin niyo, parang habang sinasabi ni Jesus sa mga disciple niya, parang pinapapili niya. Parang pinapapili niya yung mga ano, yung mga tao ito. And yung habang pinapapili niya ito yung mga tao ito, di ba? Ano siya? Yung narrow gate and yung wide gate. Itong ano na to, wide gate na to, ano siya? Sobrang ano, baka nari, papapiliin ko si Kian, meron ako dito, 200. Diba? Itong daan na to, ano, maluwag to. Walang ano, papayapa, di ba? Pwede kang dumaan kahit anong gusto mong oras. Sobrang dali ka lang makakadaan dyan. Pero dito sa narrow gate, di ba? Sobrang ano dyan, sobrang kitit na dadaanan mo, sobrang daming pagsubo, di ba? Sobrang daming paghihirap na kailangan lagpasan para matapos mo yung ano na yun, yung daraanan na yun. Kung kayo, di ba, ano yung pipiliin nyo? Yung wide gate ba? O yung narrow gate? Pero yan ang sinasabi dito ng Panginoon, na yung wide gate daw, ay yung daan na kung saan, sobrang dali, di ba? Sobrang dali, na sobrang dali magkasala, sobrang daming paraan, di ba? Sabi nga, di ba, sobrang daming paraan para mapunta sa impyerno, pero isa lang yung daan para mapunta ka ng kaharian ng Diyos, di ba? Ay sabi dito, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakunti ang nakatagpo yon, di ba? Tingin mo sa mga oras na to, natagpo mo na ba? O ikaw pa rin yung tao na, ano lang, na kahit nag-church ka, di ba? Naliligaw ka pa rin ng landas. Remember, di ba, sinabi ni Tomas kay Jesus, Panginoon, diba, sabi ni Jesus sa kanya, sa papuntang langit, di ba? Ay, sa papuntang, sa kaharian ng ama ko, bibigyan mo kayo ng ano, ng tahanan nyo doon, at kakasamayin ko kayo, babalik ako dito, at susunduin ko kayo, di ba? At sabi ni Jesus, at alam niyo na kung saan yung daan na yun. Tapos sinabi ni Tomas kay Jesus, di ba? Panginoon, hindi po namin alam yung daan na yun. Tapos para kong isipin, di ba? May times na nagkikitulan din tayo ni Jesus, na kahit nasa church ka na, di ba? Ito yung ano, kabataan ngayon, na kahit nasa church ka na, kahit kilala mo yung Panginoong Jesus, hindi mo pa rin yung alam yung tamang, daan papunta sa buhay na walang hanggan. And ito nga sinabi ni Jesus, kay Tomas, sabi nga ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam yung daan. Kaya sinabi ni Jesus, ako ang daan. Ako ang katotohanan, ako ang buhay na walang hanggan. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Diba? Kaya may mga times na, tulad tayo, natutulad tayo kay Tomas, na ano ba yung purpose? Diba? Kung bakit tayo pumunta sa church, ano ba yung dahilan kung bakit nagpapatuloy ka pa rin ngayon. Dapat isipin mo, di ba, kung sa lahat ng bagay may purpose, di ba, dapat ikaw rin bilang nilikha ng Diyos, may purpose ka. Diba, halimbawa, sa bulaklak na to, diba,
kunwari, ayan, yung bulaklak na yan. Kunwari, isang ano, furniture's maker. Diba? Furniture's maker ako. Ginawa ko itong bulaklak na to para ano, ipakain sa mga aso. Diba? May akal. Diba? Wala. Kasi ako yung gumawa eh. Diba? Kasi nga, diba, bilang dilikha tayo ng Panginoon, dapat alamin natin kung ano yung talagang ano natin, purpose natin sa buhay, bakit tayo nagpapatuloy sa paglilingkod, di ba? Kaya nga, may mga tao, di ba, sa panahon ngayon, kahit sobrang taas, napunta nila sa buhay nila, parang ano, purposeless pa rin, di ba? Purposelessness pa rin yung nararamdaman nila. Parang, anong purpose? Bakit ako nag-church, di ba? Anong purpose? Bakit ako nabubuhay? And yung pinaka-purpose nga, kung bakit tayo nabubuhay, is to worship the Lord, di ba? Yung purpose kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon, at nabubuhay, kundi paglingkuran yung Panginoon, sige po. Yeah. Sabi dito, na, diba, sa mga choices nga na pagpipilian natin, lagi tayong dumapende sa Panginoon, magtiwala sa Kanya. And sabi dito, trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways, submit in Him. Ano daw? In all your ways, submit in Him. And He will make your path straight. Diba? Kung may pagkakataon na pumipili tayo ng mga decision tayo ng mga bagay, diba, nasa sitwasyon ng buhay natin, diba, ilagay na natin yung Panginoon. Huwag na natin sarilinin yung mga bagay na yun. Kundi, diba, tunay na dumepende tayo sa Panginoon. Next po. Ayan. Yung una natin, yung identidad, diba, na meron kay Kristo. In Christ, we are significant. Alalahanin nyo, ano daw yung meron yung yung lost son, yung prodigal son. Ano daw yung meron siya? He has decision, di ba? Meron siyang decision. At bilang merong decision tayo, di ba? Dapat, yung decision na yon ilagay natin yung Panginoon doon, di ba? Dumepende tayo sa lahat ng decision natin sa buhay. And dito, sabi dito, in Christ, number one point natin, in Christ, we are significant. Ibig sabihin ng significant, di ba? Makabuluan. Resulta, importante, o valued, mahalaga, di ba? Dapat yung buhay natin, mahalaga. Tulad nga nasabi, yung buhay natin, dapat may kabulahan. Tulad nga nasabi ko kanina, di ba? Alamin natin, yung purpose natin, bilang mga sumusunod sa Panginoon. Hindi pwedeng sunod ka lang na sunod, pero hindi mo naman alam yung tatahakin mo, di ba? Hindi pwedeng sunod ka lang na sunod, tapos hindi mo naman alam kung saan ka patungo. Kaya mahalaga na alamin natin kung ano yung identity na meron tayo kay Kristo. At yung unang identity nga na meron tayo kay Kristo is we are significant. Makabuluhan yung buhay na meron tayo. Amen po ba? Amen. Next po. Ayan. Everyone in life is striving for significance. That is why we place great value on possessions. Diba? May mga tao na nakikita natin, di ba? Parang iniisip nila, parang wala akong halaga dito. Parang tawag dito, OB, parang hindi laging pinapansin, parang wala lang sa mga tao, di ba? Minsan yun na rin bang naranasan yung mga ganun, yung parang pupunta ka sa isang lugar, tapos walang pumapansin sa'yo, parang walang nagpapahalaga sa'yo. Minsan nga, may pagkakataon na wala talagang pumakausap sa'yo, parang walang may paki sa'yo. Pero mga dahil nga, may pakialam ni Diyos sa buhay natin, di ba? Siya lang dapat yung natin, yung talagang sundin natin. Sabi dito, yung mga tao nga daw na nararamdaman yung mga ganun bagay na parang outdoors ako lagi dito sa lugar na to. Yung mga ganun tao, di ba, pinaplace nila yung yung value na meron sila sa mga possession. Kaya may mapapansin kayo, may mga kabataan, talagang pagdating doon sa cellphone, pag maglalaro sila ng di ba, mga online games, talagang doon nila ito. Ito, sobrang mataas ng ranking ko dito eh, mythical glory, mga ganun-ganun, di ba? Mga highest, di ba, ranking sa mga online games, di ba, sa PUBG, di ba, sa mga nilalaro ng mga kabataan ngayon, na kung isipin, di ba, wala namang eternal value, di ba? Di ba, kahit gano'n ka pa kagaling sa laro nyo, kahit ikaw pa yung international, worldwide, di ba, sobrang galing mo magpipindot sa mga ganun, di ba? Nonsense pa rin. Bakit? Bakit nasabing nonsense, di ba? Pag dumating yung time, di ba, na tumanda ka na, tapos na-realize mo, sayang yung mga oras na dapat mas ginugol ko pa yung buhay ko sa makabuluhang mga bagay.
And yan, di ba? Sa ano, sa possessions, sa power, di ba? Yung mga tao ngayon, pinipis nila yung mga value nila sa ano, position na meron sila. Limbawa, kapag leader ka, ako leader ako, di ba? Wala akong pakailan, kahit mga, hindi pa sumunod sila, kahit hindi pa sumunod yung mga yan. Basta ako, leader ako, may katayuan ako sa buhay. And meron pa, yan, mga position natin, di ba, sa buhay, kung ano yung meron tayo, dapat hindi natin yun, hindi natin yung basta, parang tinututok yung attention natin sa bagay na yun, hindi natin tinutuon yung buong buhay natin sa bagay na yun, kundi ituon natin yung buhay natin, kanino? Kahit Jesus. At ano nga ba yung pinaka-importante para sa iyo? Tingin nyo, ano ba yung pinaka-importante para sa inyo? Yan, habang tinuro, yung share ko yan sa care group, sinabi nila, diba, pinaka-importante sa akin yung ano, yung pamilya ko, kaibigan ko, diba? Pinaka-importante sa akin, yung mga tao na kapaligid sa akin, na pinamayang kasi iba naman, sinasabi nila, yung importante sa akin, yung pag-aaral, diba? Makagraduate, diba? Makapagtapos ng pag-aaral. Tama naman yung mga bagay na yun. Pero isipin natin, diba, na hindi dapat natin igugol yung buhay natin sa mga ganung bagay. Kasi nga sabi, may kabuluhan ba lahat ng bagay sa mundo? Diba? Tinuro din ni Kuya Joseph nung nakaraan, diba, na yung buhay daw ng isang tao, sobrang bilis lang. Kilala niyo ba si Solomon? Sige po, next po. Siya si King Solomon. Diba? The King of Israel who built the first temple in Jerusalem. Siya yung nag-build ng temple doon sa Jerusalem. At makikita natin itong si Solomon, anong meron siya? Wisdom, di ba? Karunungan. At sobrang, ano nga daw ng karunungan na meron siya, di ba? Na yung karunungan na meron siya, sobrang taas kung ikukumpara sa mga, normal, yung mga standard ng mga tao. Yung karunungan na meron siya, sobrang taas, higit pa sa mga normal na mga tao. At sobrang taas nga ng wisdom na meron siya, di ba? Na-realize niya na walang purpose, di ba? Walang kabuluhan, di ba? Walang kabuluhan yung mga bagay na ginagawa niya, di ba? Walang kabuluhan yung pantalimuhan na meron siya, walang kabuluhan yung yaman na meron siya, walang kabuluhan lahat ng bagay para sa kanya. Kaya sinabi niya, walang kabuluhan, lahat ng bagay sa mundo, walang kabuluhan, di ba? Sinabi din siya, sinabi daw ni Solomon na yung nangyayari daw mga nangyari daw sa mundo, paulit-ulit lang, di ba? Parang kahit anong sitwasyon ng mga natin, buhay natin, parang ganun, nag-uulit pa rin. And nag-research ako dati na yung mga nangyaring sakit, di ba? Mga pandemic, nangyari na siya dati, di ba? Grabe pa kayo nangyari dati kumpara ngayon. At kung isipin, walang pinagbago, ganun pa rin. And next po. Yan. At sabi dito, kaya dapat bigyan natin ng significant o kabuluhan yung mga buhay natin sa pamamagitan ng Iglesia. Sabi dito, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, yan, ituring niyong higit ang iba isa sa inyong mga sarili. Pagmamalasakita nyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong mga sarili. Paano mo nga daw masasabing masaya ka, di ba? Masasabi mo masaya ka kung, di ba, kung namumuhay ka para sa ibang tao, di ba? Namumuhay ka ng happiness means more to other, di ba? Diba? Ganun masasabi na talagang may kabuluhan yung buhay mo kapag binipis mo yung great value mo para tumulong sa ibang tao na isipin, di ba, yun sa inyo ng pagkakaroon ng humility o pagpapakumbaba sa mga buhay natin. Kaya, di ba, huwag natin ilagay yung mga significant na mga buhay natin sa mga bagay na wala namang eternal value. Tandaan nyo, walang eternal value. Isipin mo, may narinig ako preaching dun eh. Sinabi niya na may nagbigay doon sa kanya ng message na sobrang saya naman doon ng buhay niya, sobrang ganda naman doon ng pamumuhay niya, pero yung nangyari sa buhay niya, sobrang lang daw, parang, so, ano tawag doon?
wala nang kwenta para sa kanya. Parang wala nang purpose yung buhay niya kasi nga parang ano, naranasan niya talagang lahat ng bagay, parang kung isipin daw sa buhay niya, hindi, parang, hindi na ano eh, parang, ano ng point ng buhay ko, kung ganito lang, paulit-ulit yung nangyayari sa akin, diba, parang paulit-ulit na lang, sa tuwing gising na lang ako sa umaga, makain ako, diba, papasok sa trabaho, tas uuwi, matutulog, diba, hihilata, parang araw-araw na lang daw ng buhay niya, ganun na lang yung nangyayari. And na-realize niya, habang tumatanda siya, ano, parang wala nang kabuluhan. Wala nang kabuluhan yung buhay na meron siya dahil nga, di ba, sa ano, paulit-ulit na nangyayari sa kanya. And dapat nga, di ba, bilang ano, bilang mga ano, lingkod ng Panginoon, i-place natin yung great value natin sa ano, sa pagtulong, di ba, sa ano, pagmamahal sa kapwa, di ba, tulad niya ng sabi ni Jesus, di ba, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Doon natin malalaman na ano, na kung ano yung purpose natin sa buhay. Yeah, we are significant because we are saints. Yeah, we are saints, hindi yung mga saints dun sa bahay natin, yung mga santo, kundi tayo yun. Sino daw yung mga saints? Tayo, di ba? Ikaw ba? Ano? Andre, saints ka ba? Amen, di ba? Saints yan, si Andre. Lahat na nandito ngayon, di ba, na talaga mas pinili na pumunta sa church kaysa sa mga, kaysa maglaro ng basketball, kaysa, ano, sa mga bagay na wala namang, ano, kabuluhan, di ba? Mas pinili natin na pumunta dito sa church kasi nga, di ba, naniniwala tayo na we are saints, di ba? At dahil nga, masasabi ng saints nga na tayo sa sinabi dito, we are saints not because of our deed, but because of what Christ did for us. Ano bang ginawa ni Christ sa buhay natin? Ano ba? Tingin niya, ano ba yung ginawa ni Jesus sa atin? Diba? Binigay niya lang naman yung buhay niya para sa atin. Binigay lang naman niya yung, ano niya, yung lahat ng meron siya para magkaroon tayo ng kaligtasan. Diba? And not because of our deed, but because of Christ's deed for us, we are not holy because of our own good works. Diba? Hindi nagpapakabanal si ano, yung mga ginagawa natin. Kunwari, si Daisky, nagtuturo pa siya kanina, kahit ilang beses pa siya magturo sa kids church, di ba? Kahit ilang beses pang pagtulong na gawin ni Andre sa ano mga tao, di ba? Kahit ilang beses niya pang gawin na ano yung gawain bahay, hindi yung ano, hindi yun yung paraan para ano pakabanalin tayo, di ba? Although sobrang halaga na gawin yung mga bagay na yon, ay niyan ano yung bunga yon ng pagkakaroon ng kaligtasan ni Kristo, bunga yon ng ano ng Holy Spirit sa atin, pero diba? Hindi yun yung paraan para pagkabanalin tayo. Ang sabi yan, we are not holy because of our own good works or righteousness. The Bible tells us that all our righteous deeds are like a filthy garment. Ano yung filthy garment? Ito yung, ano, yung si mga saot dati. So, sobrang uso neto sa panahon ni Jesus, diba? Isipin nyo na lang yung namamangka yung mga disciple nung time na, ano, nag-appear sa kanila si Jesus, namamangka sila. Si Peter, di ba? Sinuot niya yung ano niya, yung garment niya. Nagmadali siya agad, sinuot niya yung garment niya. Tapos, ano, tumalo siya agad sa tubig. Si Jesus, di ba? Tumalo siya agad sa tubig, nakita niya si Jesus. Isipin mo, sinuot niya yung garment niya, tapos tumalon sa tubig. Para ang isipin, baliktad. Dapat, pag tatalong ka sa tubig, tanggalin mo muna yung damit mo, di ba? Tapos nakakatumalo sa tubig. Pero bakit ganun na lang? Yung ginawa ni Peter. Sinuot niya yung garment niya, tapos ano, tumali siya sa tubig kasi nga sobrang excited niya. Tapos yung garment na kasi na yun, di ba? Yung garment na yun, di ba? Sobrang magpapahalaga niya doon. Kasi nga, para sa kanya, di ba? Para ano yun, sense na yung righteousness ng Panginoon, di ba? Na binigay niya na sa mga ano, tulad natin, di ba? Tulad, naglilingkod sa Panginoon, tulad na nananampalataya, di ba? Yung filthy garment, sense na ano siya, parang sinisimbolo niya yung ano, yung righteousness na binigay sa atin ng Panginoong Jesus na napako siya sa krus ng Kalbaryo. Sabi sa Isaiah 64:6, we are righteous because Jesus died on the cross so that he could give us his righteousness, di ba? Nagkaroon tayo ng righteousness, di ba? Hindi sa mga sarili natin kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus nating Panginoon. Next po. Sabi dito, yan, Jehovah Chidkenu. Sabi, ano, ibig sabihin ng Jehovah Chidkenu, our Lord is our righteousness. Sa 2 Thessalonians 5,
verse 21, sabi dito, He made him who knew no sin to be sin for on our behalf that we might become the righteousness of God in Him. Diba? Praise God kung gano'n, di ba? Kung isipin nyo, sinong tao yung magbibigay ng buhay mo, di ba? Ay, ng buhay niya para lang sa'yo. Wala. Kahit sabihin mo, ikaw, ano, uno, handa ka bang ibigay yung buhay mo para kay, ano, Ezekiel, bilang kaibigan, di ba? Bilang kaibigan. Kahit pa, ano, magagawa lang natin yan kapag, ano, may, ano tayo, ano, unconditional love, tulad na kay Jesus. Pero parang ano, kung isipin, hindi natin maano, makikita yung pagmamahal ni Kristo sa ating ano, sa ating mga buhay. Natuwa nga ako doon yung sa ano, sa parang ano yun eh, Hebrew, parang ano niya lang, ni-relate niya lang yung ano, yung Bible, yung pag-uusap ni ano, sino ba yun, si Peter ba yun, tsaka si Jesus, na ano, yung sinabi, ano, Peter, do you love me? Yun ba yun? Peter, do you love me? Tama ba? Ano, yung time na ano, na, ano, yung time na, ano, sino ba yung magde-deny kay Jesus si Peter? That's Peter nga. Sabi ni Jesus, Peter, do you agape me? Do you agape me? So sabi niya, ano, ni Peter, I fellow of you. Tapos inulit ni Jesus, Peter, do you agape me? Sabi ni, ano, ni Peter, Lord, I fellow of you. I fellow you, di ba? Fellow you, Lord. Tapos ano, dahil nga, ano, sabi ni, parang minis, ano lang, parang tawa lang kasi ako parang pag-illustrate niya ng ano eh, nung kay Peter. Kasi, ano, sorry, napakunari ako si Peter. Lord, bakit ganito? Hindi ko kaya nikita yung pagmamahal na meron ka kasi nga, Lord, I pwede you. Diba? Ano, minamahal kita, Lord, bilang kaibigan. Tapos, pero nga, inuulit pa rin ni Jesus, Peter, do you agape me? Diba? Do you love me unconditionally? Pinamahal mo ba ako ng totoo, diba? Nang buong puso, unconditionally. Pero sabi pa rin ni Peter, Lord, I feel you. Hindi ko kayang ano, higita yung pagmamahal na meron ka. Kaya ginawa ni Jesus, diba? Ano siya? Pumunta siya sa level ni Peter. Sabi ni Jesus, Peter, I feel you. I do you feel me? Diba? Kung isipin, parang, ano, wala tayo sa level ng pagmamahal ni Jesus. Walang tao ngayon sa buhay natin na kayang ibigay ang buhay niya para magkaroon tayo ng kaligtasan. At yung pagmamahal ni Jesus, di ba, unconditional siya. Parang, ano, sobrang higit pa siya sa mga, ano, higit pa siya sa kasalanan, higit pa siya sa kamatayan, di ba? Sobrang galing ng pagmamahal ni Jesus na meron ay na binigay niya para sa atin. Sabi dito, we are now righteousness of God in Christ. When Christ died on the cross, He paid the penalty for our sin. When God looks at us, He sees us in Christ. Praise God, di ba? Yung Diyos, di ka na niya nakikita bilang ikaw, Andre, di ba? Pag pumunta ka na, kinuha ka ng Panginoon, halimbawa, di ba? Tapos pumunta ka na sa karya ng Diyos, tapos bibigyan ka ng Panginoon, uy, si Andre lang. Dapat hindi gano'n, di ba? Pag makikita tayo ng Panginoon, uy, si Uno, si Andre, si Zach, si Ezekiel, di ba? Si Daisy, makikita tayo ng Panginoon bilang si Jesus. Yan. Makikita niya tayo bilang isa sa mga anak niya. Ezekiel. Shoutout sa iyo. Yan. And this is us in Christ. Praise God. Hindi tayo nakikita ng Diyos bilang tayo lang. Kundi nakikita tayo ng Diyos bilang si Kristo sa mga buhay natin. The truth is that we are significant in Christ. We must begin to realize our righteousness in Christ. Diba? Na-realize mo na ba yung righteousness na meron ka sa Panginoon? Yeah? Unless we know our true position in Christ, we will never begin to live from that position. We are saints because of our position in Christ. Diba? We are righteousness. Our righteousness is in Christ. Next po. At tandaan niya, Jehovah Chinkenu. Ano na ulit? Jehovah Chinkenu. Yan. Sunod, yung prodigal son, meron siya. Ano na yung una? Ano doon? Meron siya, he has, di ba, decision. At yung sunod, he has an ambition. Sabi din sa, ano, sa Lucas 15:30, pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain, nilistay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Di ba? Ano, sobrang ano, isipin, ano, ang dami niya, ano, ang dami niyang dala, di ba? Isipin, kalahati. Inisip ko nga eh, paano kaya hinati ng papa niya yung ano, yung kayamanan na meron sila
sa anak niya lang, di ba? Dapat ano eh, kung ako doon, binigyan ako ng ano, ng kalahati ng kayamanan, gawin ko, papatayo agad ako ng bahay. Pero itong yung prodigal son, di ba? Mayroong ambition siya sa buhay niya. Mali yung ambition na meron siya. Bakit daw? Sabi dito, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi, di ba? Ipinagbili, binili niya, di ba? Sa mga bahagi, nagpunta sa malayong lupain, nilustay niya roon. Diba? Kung ako din, allowance. Pag nakakuha ka lang ng allowance, no? Makita ka lang namang tawag doon sa Shopee, mga bagay na magaganda, diba? Mga damit, sapatos, daming pera eh. Yung Chinese na, pera lang 5K, yung gagawin sa 5K. Alis na ako. Alam mo, giniwan yung ako, diba? Pag may magandang magpera, anong gagawin mo? At yung ano nga to, yung anak na to, nagpunta siya sa malayong lubain. This time, niya roon sa mga bisyo. Ang lahat niyang kayamanan, mga bisyo. Ano nga yung mga bisyo na yun, diba? Siguro, pag-iinom, kung babae, diba? Pag-bibili sa mga tao. Ay inubos niya lang sa kung anong bagay na wala na nga kaguluhan. Dahil nga, ano meron siya? Wrong ambition, diba? Mali yung ambition, diba? Madalas pinag-pray natin, Lord. Tama mo yung mga ambition namin, tama mo yung motive namin sa buhay, diba? Na sa gayon, malaman namin kung ano yung pinag-uutos mo, yung kalooban mo, talaga sa iyong buhay next po. Yan. Yung pangalawa, di ba? Dahil nga, may ambition to, mali nga yung ambition na ito, hindi dapat tayo doon tumingin, kundi, di ba? In Christ, we are sufficient. Di ba? Anong ginawa ng nung anak, di ba? Nilustay niya. Kung isipin, sobrang dami ng pera na yun, pero nilustay niya lang sa mga walang kabuluhang bagay. At sabi pa nga dito, in Christ, we are sufficient. Then, sabi ni Christ, ibig sabihin ng sufficient, plenty. Diba? Isipin, wala na siyang dahilan para umalis sa tahanan nila. Bakit? Diba? Kasi nga, plenty sila, sufficient kami. Diba? Yung papa niya, yung tatay niya, excuse me, diba? Yung tatay, diba? Yung pamilya nila, sobrang yaman. Diba? Sinabi pa nga prodigal son, yung mga alipin dun sa amin. Makalipin dun sa amin, masasarap ko yung pagkain. Diba? Ano ba yung dahilan? Diba? Siguro, ano ba yung dahilan bakit pa siya umalis dun sa tahanan nila? Bakit? Kasi meron siyang wrong ambition. May ambition siya sa buhay niya. Gusto niya mag-iwali. Gusto niya gumawa ng mga bagay na pansarili lang. And para maunawaan natin yung identidad na meron tayong Kristo, we are sufficient, we are plenty, di ba? Amen, kung gano'n. Kasi nga, di ba, sa tahanan ng Diyos, di ba, ipag-pray natin, Lord, ibaba mo na yung mga blessing mo sa mga buhay namin, yung mga natin. Yung mga pagpapalang nilaan mo para sa mga buhay natin. Sa buhay natin. And next po. Ayan. And yung ito nga yung langit, yung itsura nga doon ng langit, di ba? Dinescribe siya sa Bible, di ba? Itong yung pearly gates of heaven, di ba? Kung isipin, sobrang ganda niya, pearly gates of heaven. Makita mo, bahay mo, parang dati nga pinapangarap ko, yung Lord, yung bahay ko doon sa langit, may ganyan din, pearly gates of heaven. Sobrang ganda, sobrang, pero hindi yun yung ganyang itsura, di ba? Ano lang yan? Photoshop lang yan. Wala yung itsura talaga dun sa langit. Kasi sa langit, di ba? So, mas maganda pa yan. Yung pearly gates of heaven. And yung streets of gold, di ba? Yung streets of gold, sabi sa Bible, diba? Yung mga ipagdating mo sa langit, yung mga ginto, apakabaman lang. Ito yung pader natin. Wala yan. And kung isipin, di ba? Mga inheritance natin yan sa langit. At yung greatest inheritance nga natin, ano daw yun? Yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus, di ba? Pinamana niya yung everlasting life para sa ating mga buhay. Sa mga tao, di ba? Susunod ng buong puso sa kanya. And kung isipin, itong pearly gates, di ba? Tapos itong street of golds, lang siya, nasa labas pa lang siya, di ba? May nakita na ba kayo gates sa loob ng bahay? Wala, di ba? Walang gates sa loob ng bahay. Itong streets of gold and pearly gates of heaven, nasa baan na siya, nasa labas lang siya, nasa labas siya. Kung isipin, labas pa lang ang kaharian ng Diyos, sobrang ganda na, di ba? Sobrang, kung isipin, sobrang sasya na, ang ganda tignan sa people next door.
Sabi dito sa Philippians 3, verse 20, but we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives, and we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. Diba? Praise God, kung gano'n, diba, citizen tayo ng heaven, diba, citizen tayo ng, ano, ng God tayo, we are Filipino citizen, but we are also citizens of heaven. Praise God, kung gano'n, diba, ano tayo, inano tayo ng Panginoon, tawag doon, parang di na tayo tinuring na bilang mga orphan. Ano ba yung orphan? Mga ampon, di ba? Inampon niya tayo. Dahil nga, di ba, gusto niya na maging citizen tayo ng kaya niya. Sige po, next. Yan. You don't need to worry about everyday needs, di ba? Hindi na natin kailangan mag-alala. Bakit? Kasi nga, di ba, sa kaharian ng Diyos, sobrang yaman, di ba? Everlasting, unlimited yung mga bagay na meron doon. At hindi natin kailangan mag-alala sa pangailangan natin dito sa mundo. Bakit? Kasi, sabi sa Psalms 23, the Lord is my shepherd, di ba? I shall not lack. Hindi ako magkukulang, di ba? Dahil nga si Lord, yung shepherd ko, di ba? Lagi niya ako, lagi niyang tutustusan yung pangailangan namin sa araw-araw. Hindi ako kailanman magkukulang. And praise God, di ba, sa mga, sa bilang isang Kristiyano, wala pa akong nakitang Kristiyano na buong puso naglikod sa Panginoon na naghihirap. Wala pa nun dito. Yung mga taong naghihirap lang, di ba, mga Kristiyano, parang hindi na pinoprovide ng Panginoon yung pangailangan. Baka kasi, di ba, hindi na naging totoo sa buhay nila yung paglilingkod na ginawa nila. And sabi dito sa Galatians 3 verse 26, we are children of God, di ba? Yung Diyos natin, hindi lang siya, di ba? Hindi lang siya, di ba, Panginoon ng Panginoon, King of Kings din siya. Kaya hari siya ng hari, and kung isipin, di ba? Bilang hari yung Panginoon natin, ano tayo, di ba? Mga anak niya tayo. At bilang isang anak, di ba? Papamanan yung mga inheritance na meron siya sa kaharian niya para sa atin, di ba? Kaya hindi mo na kailangan pang problema, di ba, sa pangalusan mo tuwing umaga, di ba, sa pagkakain nyo araw-araw, di ba, hindi mo na kailangan mamroblema o kaya sa mga mga pangtustos, sa mga pangbayad sa kuryente, pangbayad sa tubig, dahil yung Diyos, di ba, able siya na laging mag-provide sa mga pangailangan natin kung, di ba, lalapit tayo sa Kanya, mag-a-ask tayo na Lord, Lord, tulungan mo kami, ito yung pangailangan natin sa buhay, di ba? Sasagutin niya ng Panginoon. Bakit? Kasi kailangan mo di ba? Kailangan mo, kapag kalooban ng Panginoon, tapos kailangan mo, di ba? Hindi imposible na sagutin niya ng Panginoon. Kasi nga, bakit? Mga anak niya tayo. Yan. Sige po, next po. Yan. And tulad kanina, ano daw yung pangalan na yung pangalan ng Panginoon kanina? Jehovah Chidkenu. And dito, anong pangalan ng Panginoon? Jehovah Jireh. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan nyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Praise God, di ba? Tutustusan ng Panginoon lahat ng mga pangailangan natin sa pang-araw-araw, di ba? At sa pangsusunod na araw, di ba? Hindi na natin kailangan sa di ba? Mamroblema pag-ising natin sa umaga. Lord, may kakainin pa kami. Hindi na natin kailangan mamroblema kasi nandun na yung Panginoon. Nag-provide na siya para sa atin. So, di ba? Next po. Maraming tao ngayon, ang sikat, mayaman, masagana ang pamumuhay, ngunit sa kabila ng mga bagay na yon, pakiramdam nila ay may kulang pa rin sa buhay nila. Tulad niya na sabi ko kanina din sa preach ng bigay sa kanya ng message, binigyan siya ng mensahe, ng letter. Tapos sa letter na yon, kahit sobrang prosper na ng taong to, na niya pa rin, di ba, na naramdaman niya pa rin na parang may kulang. Parang may kulang sa buhay ko. Mayaman naman ako, diba? May kinakaya naman kami araw-araw, nagagawa ko naman yung mga bagay na gusto ko. Pero para sa kanya, may kulang pa rin. Tingin nyo, ano kaya yung kulang na yun, diba? Yan. Minsan mo na rin bang naramdaman na parang bang may kulang sa buhay mo? Kahit gano'n pa, diba? Katayog yung narating mo sa buhay ko, diba? Nonsense, di ba? Kung wala yung Panginoon, di ba? Nonsense yung mga bagay na narating natin sa mundo ito kung wala yung Panginoon. Kasi bakit? Darating yung panahon, di ba? Nasabi nga ni,
Kasi nga, darating yung pagkakataon na mawalan tayo ng buhay, di ba? Lilipas yung buhay natin dito sa mundo at ano, maiiwan natin yung mga bagay na ano, pinaghirapan natin dito sa mundo. Isipin niyo, parang tatay lang yan eh, di ba? Kasi sa anak niya, sabi ng tatay, na, ano, kunwari, si Ezekiel, sabihin ko sa kanya, Ezekiel, ako tatay mo ah. Ano, sabihin ko sa kanya, Ezekiel, magano ka, mag-aral ka ng mabuti. Sabi ni Ezekiel, tay, bakit? Para pagdating ng panahon, di ba? Pagdating ng panahon, di ba? Maging maayos yung buhay mo. Ah, para ano, para po makapagtapos sa sabi ko. Oo, Ezekiel, sabi ni Ezekiel, eh bakit? Yeah. Eh bakit? Tapos ano, sabi, para pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, magkakaroon ka ng magandang trabaho. Ah, magandang trabaho, so mabibili ko yung mga bagay na gusto ko. Oo, Ezekiel, sabi ni Ezekiel sa akin, eh tay, bakit? Yeah. Bakit? Yeah. Sabi ni, ano, ni Ezekiel, bakit pa rin? At sabi ko sa kanya, para pagdating ng panahon, ano, magkaroon ka ng maraming pera, ihilata ka sa sobrang daming pera, pwede mo siyang higaan sa sabi ni Ezekiel. Atay, ano, yung ano, mayaman, ha, maging mayaman ako, sabi niya. Oo, Ezekiel, sasabihin niya, eh bakit? Di ba? Kung isipin, yung batang yun, hindi niya, para sa murang edad, ininaalam niya na agad kung ano yung purpose sa mga bagay na yun, di ba? Isipin, tulad yung nasabi yung walina, di ba? Isipin, itong pulpito na to, di ba? Itong pulpito na to, ayan, anong purpose niya? Purpose ba na ito na tayuan ko to, upuan ko to, di ba, sa taas, di ba? Hindi, di ba? Lahat ng bagay sa mundo may purpose. And bilang ikaw din, anak ng Panginoon, anak ng Diyos, di ba? May purpose ka din. And, yan, sige po, next po. Ayan. Sabi dito sa Psalms 57, verse 2, says, I cry out to God most high, to God who fulfills His purpose for me. Praise God, di ba? And the true blessing is our Lord Jesus Christ, di ba? Yung totoong blessing, hindi yung mga bagay na natatanggap natin sa mundo, hindi yung mga bagay na ano, nakapagpataas sa atin, o mga bagay na nananas sa atin, nagpapasikat sa atin, di ba? O yung mga bagay na ano, na nakapag-bigay ng magandang buhay sa atin. Hindi yun yung mga blessing. Ano lang yun? Parang bonus na lang yung para sa atin. Kasi yung totoong blessing, ano daw? Yung Panginoong Jesus. Yung time, di ba? Na nakilala mo siya, na praise God. Kasi blessing yun, di ba? Pag ano, may nakita ka, no? Si Ulo, si Andre, nakita niya siya, no? Uy, alam mo ba, blessing ka sa akin. Si Andre, pero hindi, diba? Kasi yung totoong blessing sa buhay natin, diba? Kahit pa tulungan ka ng tao yan, kahit saan ka pa pumunta, diba? Kahit tulungan ka pa yan, sa lahat ng ginagawa mo sa buhay, yan. Ano lang yung parang bonus lang sa atin yun ng Panginoon, kasi yung totoong blessing sa mga buhay natin, yung mismo Panginoon, which is Christ himself. Yan, next po. Yan, tunay na napakabuti ng ating Panginoong Diyos dahil sa araw-araw na mayroon tayong pagpapala mula sa Kanya. Yan. Pagising sa umaga, praise God. Alam niyo ba, 2 out of 10 sa buong mundo, hindi na nagigising. 2 out of 10 sa buong mundo, di ba? Ano siya? Ang isipin, ano siya? Sa 100%, ano siya? 20% ng mga tao sa mundo na natutulog sila at ano karamihan sa kanila, yung mga natutulog, di ba? Hindi na nagigising. Praise God kung gano'n, pagising mo pa lang sa umaga, Lord, blessing na to. Kasi ginising mo ako, mapayapa, di ba? Praise God, di ba? Magpasalamat ka to at pagising mo sa umaga, ay, malianda na ako. Hindi, di ba? Ano ka na? Mag-pray ka na, Lord, thank you. Kasi, nakatawa nga, di ba? Yung sinabi ni, Pastora Ruth, na sinabi niya, pag tuwing gumigising ka, di ba siya, yes, Lord, di ba? Yes, Lord, kasi pagising mo sa umaga, yes, Lord, sumasang-ayon ako doon sa kalooban mo sa akin ngayong araw, praise God, di ba? At yung mga tao nga, di ba, na hindi nagigising, di ba? Mataas yung percent, di ba, na yung karamihan sa kanila, hindi mga mga hindi nagpo-pray, di ba? Mga unbeliever o mga hindi talaga nananampalataya sa Panginoon. At tayo nga bilang halagi tayong nagigising kayo ng Panginoon, bago pa lang. Ano na yun, ituloy na natin yung bilang pagpapala mula sa Panginoon. Sabi, pagkain sa araw-araw, di ba? Hilingan ng buhay, praise God, tapikin mo nga yung katabi mo kung nahin na ba? 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 Nahin na ba?
Ibatahin na pa. Eh, maayos na pamumuhay. Praise God. Kung gano'n, kahit ano, kahit isipin mo, kahit ano pa, kahit gano'n ka pa kahirap, basta maayos yan. Blessing yan para sa Panginoon. Next po. We must learn to rely on our resources in Christ as we are rich. Praise God, mayaman tayo. These riches of Christ are already been deposited into our account. We must now begin to draw upon them. Also, we do not fail to acknowledge the one who has blessed us in Christ. We are already sufficient. Everything He calls us to do, we have all we need to live for Christ and to serve Him. We are spiritually wealthy beyond belief. Begin to live in that knowledge by faith and obedience. Lagi tayo, lagi natin sundin. Diba? Yes, Lord. Ano, pag-iisip natin sa umaga. Yes, Lord. Itong plano mo sa umaga nito, susundin ko to. Magiging obedient ako dito yan. Ganyan ba tayo? Diba? Amen. Diba? Kung ganun ka sa mga oras na to, diba? Kayong tao, ano, kahit anong mangyari, Lord, susundin kita. Diba? Magre-relay ako sa iyo. Diba? Sa kahit maliliit na desisyon ng buhay ko, Lord, lalagay kita doon. Hindi ka lang basta Lord sa pang malaki yung ano, kasi sobrang laki na hindi ko na kaya, di ba? Kahit sa mga maliliit na bagay, di ba? Pagkatiwala natin yung Panginoon doon. And next po. Yan. And yung pangatlo daw, ano daw yung una na meron tong ano, yung anak, yung prodigal son? He has decision. So yung pangalawa, he has ambition. And yung pangatlo na, he has worry. Nag-worry na siya. Bakit? Sabi dito, nang maubos na ito, nagkaroon ng may matinding tagutom sa lupain iyon, kaya siya'y nagsimulang maghirap. Namasuman siya sa isang tagaroon at siya'y pinagtrabaho dito sa isang babuyan. Diba? Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala namang nagbibili sa kanya ng pagkain, halos kinain na niya ang pinagbalata ng mga buong kahoy na pinagkainan, diba, ng mga baboy. Ang isipin, ano ka, significant ka sa Panginoon, sufficient ka sa Panginoon, di ba? Tapos, pipiliin mo pang ano, umalis sa kanya, di ba? O, yung sintate, yung prodigal son na to, di ba? Sufficient siya doon sa ano, sa bahay nila. Ano siya, significant siya doon, makabulan yung bagay na doon. Pero bakit niya pinili pa rin na umalis, di ba? Yung kaya nangyari, di ba, sa buhay niya, di ba? Nilistay niya lahat ng pera niya sa mga bagay na walang kabuluhan, di ba? Talagang nagsisi itong ano, yung prodigal siya, nakaranas siya ng matinding paghihirap, di ba? Sipin mo, pinagtrabaho ka sa babuyan, di ba? Sabi nga ng mga kapastoran natin, yung pag-aalaga sa baboy ay yung pinakamababang posisyon. Ay yung pinakamababang trabaho na pwede mong na matanggap na doon sa panahon nila. And sa tindi nga ng ano na to, ng paghihirap nga na itong ano, napag-isip-isip niya, di ba? And next po, na talagang mali yung mga bagay na yan, yan. Sabi dito, in Christ, we are secure. The worry na itong ano, yung dosa na itong ano, alam na ano, umalis sa tanganan nila. But sabi dito, yung identity nga na meron sila dun sa bahay nila, sa Panginoong Jesus, yung meron tayo, we are secure, free from fear, free from danger, free from anxiety, free from doubt. Nung time nga na ano eh, na ano, nag-pray si Jesus doon sa ano, sa Mount Gethsemane, di ba? Ano ginawa niya doon? Nag-pray siya, di ba? Kasi ngayon yung time na ipo-crucify na siya, di ba? Nag-pray siya doon. Tapos it's sobrang tindi nung pag-pray niya, di ba? Yung ano niya, yung luha niya, di ba? Naging dugo. Diyan lang. Yung pawis, di ba? Naging ano, parang ano, sabi yung sa Book of Luke, di ba? Dahil nga, doctor na si Luke, physician siya, di ba? And na-describe niya, itong bawis ni Jesus, di ba? Na, ano, it's a great drop of blood, di ba? Na pumata sa ground niya. At nakita to niya, ano, ni Luke bilang ano, isang physician siya, di ba? Na-describe niya yung ano na to, yung karamdaman niya, ay yung ano na to, pangyayari nga na to. Ngayon si Jesus, nakakarana siya ng ano daw? Hematidrosis. Wow! Scientific thing, ha? Hematidrosis. Yung pag-aaral ng mga scientists, ano na tayo ngayon? Psychologist,
saya sa time ngayon, di ba? Sa pag-aaral ng mga scientists, ng type ng ano, nung sa condition niya, ng yeast na yun, di ba? Ano siya? Yung hematidrosis, hindi siya sakit, ha? Tandaan nyo, yung hematidrosis, hindi siya sakit. Ano siya? Condition siya sa pag, ano, sa, condition siya ng isang tao na kapag nakaranas siya nito, nakaranas siya ng matinding depression sa buhay niya. Nakakaranas siya ng matinding, ano, ng anxiety, kasi hindi nang pag-pray niya. Ano, diba? Gusto niya, ano, hindi siya natatakot na dahil mapapakot na siya, makakurisipay na siya ng time na yun, di ba? Anong, bakit kaya siya, ano, dahil kaya siya, ano, kasi gusto niya, di ba, na ma-feel, di ba, ma-fulfill yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin, di ba? Gusto niya na magkaroon tayo ng kaligtasan, bawat isa sa atin, di ba, magkaroon ng kaligtasan. And ito nga, hindi natin madadahin sa Panginoon na Lord, diba? Hindi mo naman naranasan yung naranasan ko, sobrang ano eh. Sobrang balong na ba sa module ko, sa online class. Lord, pwede ka yung iPad ko, sobrang laki na, di ba? Ha? Lord, ano, nakipag-break sa akin yung ano ko, yung minamahal ko, kaya nakaranas ako ng ano, matinding ano, ng anxiety, di ba? Hindi natin madadahilan yun sa Panginoon. Hindi natin madadahilan yun sa Panginoon, bakit? Kasi mismo siya, di ba? Naranasan yung mga bagay na yun. Kaya wala makapagsabi na, Lord, hindi mo naman naranasan yung naranasan ko, mali, di ba? Naranasan yun ng Panginoon. At walang, ano, walang bagay na hindi naranasan ng Diyos sa, ano, kung paano, kung ano yung mga naranasan ng mga tao. Next po. Ayan. Maraming tao sa mundo, yan, nakakaranas ng iba't ibang klase ng tao, di ba? Phobia, mga, ano, mga iba't ibang klase ng tao. Pero, ano sabi ng Panginoon? Sige, go next. Ayan. Ako isa sa iyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat manggamba, palalakasin kita, tutulungan kita, ingatan at ililigtas. Diba? Isipin nyo, ang dami mo, papalakasin, tutulungan, iingatan, at ililigtas. Diba? Ililigtas ka niya, diba? Sa, ano, sa lahat ng kapamangan mo, papalakasin ka niya, diba? Sa lahat ng paghihirap mo, tutulungan ka niya sa mga bagay na hindi mo kaya, diba? Iingatan ka niya. Kahit saan ka pa, naroon. Diba? Praise God. Kung ganito yung Panginoon, hindi mo na kailangan matakot, di ba? Bakit? Kasi sige, next po. Yan. Yung Diyos natin, ano daw siya? Emmanuel siya. Diba? Ibig sabihin ng Emmanuel, God with us. Ano daw yung ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. And ano din siya? Jehovah Shammah, di ba? The Lord is always there for us. And yung Emmanuel, lagi siya nanroon. Para ano, para i-guide tayo, lagi siya nanon, saan man tayo patungo, di ba? God with us, di ba? Ay, ano pang problema na naranasan mo? God with us, di ba? Gano'n ako confidence na nasa iyo yung Panginoon. Gano'n ako confidence, di ba? Mag-scripture reading ka na dito, nanginip ka. Pagpupunta ka dito sa harapan, Lord, God with us. Lord, nasa sa'yo, kaya kung pupunta ako, saan man ako naroon, kahit saan, ano man yung pagawa mo sa akin, Lord, I have confidence with you, di ba? I have confidence with the Lord, di ba? Kasi nga, God with us, Jehovah, Shammah. So, sabi dito, there are 65 days a year. 65 days a year, di ba? Sa isang taon, meron 65 days. And sa Bible, sinasabi doon, di ba? There are 365 verses. Na ilan daw? 365 verses said, fear not. Ibig sabihin, di ba, sa ano, sa buong araw, sa araw-araw, di ba, hindi natin kailangan matakot, di ba? Kasi nga, di ba, sinasabi sa Bible na there are 365 verses na, anak, hindi mo kailangan matakot kasi nasa sayo. Kaya, di ba, pinakamagandang technique din, di ba, para, ano, para hindi ka makaranas ng anumang pangamba sa buhay mo, isulat mo, di ba? Araw-araw, yung kada verse, ano, yung about sa fear not, isulat mo, di ba? Kung gano'n. Para hindi ka makaranas ng anumang takot o pangamba sa buhay ng meron ka. Praise God, sa Lord. Yeah. And sabi sa Galatians, He's our Father and we are His children. Di ba? Praise God, kung gano'n. Yeah. Yung Ama, di ba? Ano, naranasan niyo na ba yung pag-iingat o pag-aalaga ng Ama? Iingat. Ano, di ba? Kapag isang magulang, di ba? Ayun niya na napapahamak yung anak niya. Gusto niya, laging naiingatan, di ba? Pero mo ba nakita yung tatay, di ba? Nakita, ano, may nakita ka na ba tatay? Tapos ka ganyan, binalibag niya yung anak niya. Di ba? Wala. Walang ganun. Kasi yung tatay, gusto niya lagi na, ano, safe yung anak ko, di ba? May meron niya, napanood ako, di ba? Ano, sa sobrang, ano,
pagmamahal niya sa anak niya, di ba? Ano? Ano niya, talagang pinoprotektahan niya, saan man sila ano, magpunta. May ganun din yung, ano, yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya hindi mo kailangan matakot sa ano mong pamahal. Pero wag naman yung, ano, yung grabing obsessive na. Kasi may, ano eh, may napanood ako eh, sobrang pagmamahal ng ina, di ba? Sobrang pagmamahal ng magulang sa anak nilang babae. Kinulong nila, di ba? Hindi na tama yun. Wala nang pagmamahal doon. Kasi yung totoong pagmamahal, di ba? Binibigyan tayo ng kalayaan. Kasi at una, di ba? Sabi, we have, yung ano daw, yung prodigal son nga daw, meron siyang, ano yung una, we have, he has, ano, a decision. And yung Panginoon, kaya niya tayo binigyan ng decision, di ba? Yung tanong, di ba? Ito yung tanong, karamihan ng mga, ano, mga unbelievers, sinasabi nila sa mga, ano, sa mga Kristiyano, basta Christianity, kung totoo yung Diyos, di ba? Bakit umihirap pa rin yung kasamaan sa mundo? Diba? Kung totoo yung Diyos, bakit may mga magnanakaw, bakit may mga tao ano, gumagawa ng kasamaan, di ba? Kasi bakit? Kasi meron tayong free will. Binigyan tayo ng free will ng Panginoon na kung saan, di ba? Nais niya na tayong pumili ng landas sa patutunguhan natin. Gusto niya, di ba, na ano, na magkaroon tayo ng sariling desisyon at gusto rin ng Panginoon, di ba? Yung desisyon na yun, gamitin natin ano daw? Good decision, a good choice and wise decision. And yung ano nga, yung tatay nga, di ba? Gusto niya din yung anak niya, malaya. Tulad natin, di ba? Malaya ba kayo? Malaya. Amen. Malaya tayo sa Panginoon, di ba? Yung ano, sa kabiliteran siya ng panahon natin ngayon, di ba? Sa panahon ngayon, ano, kailangan, pag makapasok ka ng mga establishmento, kailangan, may care card ka. Vaccine card, di ba? Kailangan dapat, may vaccine card ka. Yung mga tao ngayon, pagpapasukin ka sa isang village, na, ano kasi sila sa akin na, ay, ano ka muna, parang, titignan ka muna na, ano, ng cardio, parang, husgan ka muna ng mga ulo, hanggang pagpapaba, di ba? Parang, puy, nagandito ka, parang mga spawns pa, di ba? Kaya, di ba, dapat, ano, yung pamamahal ng Diyos, hindi lang siya, no, sobrang, ano, ang conditional, gusto ng Panginoon, dahil sa pagmamahal niya, binibigyan niya tayo ng kalayaan. And so that in Him, we are saved. Yan. Yan. Sapagkat hindi tayo binibigyan ng Diyos ng Espiritu ng kakatakutan ko din, kapangyarihan at pag-ibig at kausayan. Sige po, next. Yan. Dahil bakit? Kasi nilampasan na ang Panginoon ang lahat ng takot, pag-iinap, maging kamatayan sa kanyang muling pagkabuhay. And fear not, sabi dito, for I am redeem you. I have called you by your name. You are mine. Kung isa ka sa mga ano ngayon, kabataan ngayon na ano pa rin, parang hindi mo pa rin alam yung patutunguhan mo sa buhay o kung ano yung dapat mong lakaran sa ano bilang ano isang Kristiyano, di ba? Kasi ano, alam mo pa din na Lord, baka ano, pag ano dyan, pagpunta ko dyan sa langit, baka ano, wala pa akong blessed assurance, di ba? Once na tinanggap mo na yung Panginoong Jesus, meron ka ng blessed assurance na alin, na naligtas ka, di ba? Kung pananatilihin mo yung kaligtasan na meron ka kay Kristo. At marami pa rin ang mga Kristiyano ngayon na takot pa rin sila. At Lord, baka hindi ano, yung mga paglilingkod na ginagawa nila. Kung totoo nga, pag dumaan nga doon sa apoy, diba? Kung masusunod nga ba o hindi, di ba? Huwag ka mag-alala, di ba? Kasi nga, kung buong puso mo, pinaglilingkuran yung Panginoon, di ba? Buong lakas, buong pag-iisip, kung kaluluwa, hindi mo kailangan mamamba. Sabi dito, fear not, for I am redeem you. Diba? Tinubos ka ng Panginoon. I called you by your name. Diba? Tinawag ka ng pangalan mo. Tinawag kita uno. Diba? Tinawag kita uno. Anong pilihan mo uno? Kasi uno, tinawag siya ng Panginoon sa buo niyang pangalan. Ano din, tinawag din si Ezekiel, umukit sa buo niyang pangalan. Si Andre Serap, diba? Tinawag siya sa buo niyang pangalan maging si Zap, di ba? Tinawag siya sa buo niyang pangalan ng Panginoon para, ano, para sabihin na, ano, tinubos na kita. Ikaw, ano, dies in, di ba? Tinubos na kita sa lahat ng kasalanan mo. Kaya anong kailangan mong gawin, dies in, di ba? Kailangan mong gawin, di ba? Panatilihin yung kaligtasan na meron ka kay Kristo. Diba? Sa pamamagitan ng ano, di ba? Patuloy na ang paglilingkod at tuloy pa mga sa kanila. Call you by your name, sa akin ka, di ba? Sinasabi ng Panginoon, ikaw, ano, Azak, sa akin ka. Ikaw, Kian, sa akin ka. Wala ka ng, ano, wala ng purpose yung buhay mo
kundi yung purpose ng buhay mo is for God's use only. Para ka lang sa akin. Para ka lang sa akin at hindi ka lang para sa iba. At yung mga tao ngayon, di ba, iniisip nila na para saan nga ba ako? Diba? Ano ba yung purpose ng buhay ko, di ba? So, ano ka lang, pumunta ka ng court, no? Dala-dala mo yung bola, pumunta ka ng court. Tapos nung tumira ka doon, tinang bahala lang. Tapos yung mga bus, yung wood, tumingin ka sa kamay mo na, napatingin ka sa kamay mo, sinabi mo, eh baka isinilang ako para dito, di ba? At isinilang ka na ako, di ba? At pagtira mo, di ba? Pagano na, pag shit mo, tumamba lang, tapos tinignan mo yung sarili mo, ay baka ano, eto yung purpose ko, di ba? Nakita ko yung purpose ko, di ba? Sobrang galing ko ata mong basketball, pero, yung tirang pala, no, chamba lang. And, yeah. And so not, God's grace is our reason we are secure, although there are varying dimensions to God's grace. So, praise God, dahil nasa grasya, ang Panginoon, di ba, secure tayo. Secure tayo, di ba, sa, ano, dahil sa, ano, grasya na ibinigay sa, we are not deserve the grace of the Lord. Tama ba? Hindi, di ba, dahil nga sa, ano, sa Panginoon Jesus, sa ano pagka pako niya, di ba, sa Cruz ng Calvario, di ba, nagkaroon tayo ng ano, ng grace of the Lord. And, yun ba next? And, ngunit, napag-isip-isip niya, ito na, yung sana na to, sa prodigal son. Ngunit, napag-isip-isip niya, ang kanyang ginawa at sinabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa utong, babalik ako sa aking ama, sasabihin ko sa kanyang ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin anak niyo. Ibilang na lamang niyo ako isa sa inyong mga alila at siya'y nagpa siyang umuwi sa kanila. Yung tao daw, nakakaranas siya ng dilema. Ano daw yung dilema? At yung pangyayari sa buhay mo na kung saan kailangan mong mamili sa dalawang mahirap na sitwasyon. Halimbawa, ano? May ano kayo? Family ano? Family outing sa Linggo. Sa Linggo, minister ka tuwing Linggo, anong pipiliin mo? Yung pamilya ko ba o yung church? Pamilya ko ba o yung church? Nakakaranas sa'yo mo iba't ibang klase ng dilema, di ba? Yung mga pagpipilihan mo, di ba? Mahal mo o mahal ako? Mahal mo o mahal ka? Dilema. Nakakaranas tayo ng mga talagang nahirapan tayo umili. Kung ano ba yung dapat natin piliin o yung tamang desisyon na dapat natin gawin. Pero itong prodigal son, anong ginawa ng prodigal son? Diba, nag-decide siya. I decide, nababalik ako sa amin. Ihingi ako ng tawad sa Panginoon. Ihingi ako ng tawad sa kanya. Upang sa gayon, diba? Panumbalikin siya na dun sa kanilang tahanan. Sige po. Diba? God's love and compassion on tayo. God's love as He has accepted us. In Christ, we are significant. In Christ, we are sufficient. And in Christ, we are secure. And yung ano nga yung time na ito, yung prodigal son, yan. Ano siya? Hindi talaga siya, hindi ko siya, ginawang message para lang sa parable ng prodigal son. Kundi nag-focus tayo doon sa mismong anak. Bakit? Kasi may mga times sa buhay natin na nagiging tayo yung ganitong anak. Halimbugang anak tayo na kung saan may mga sarili tayong desisyon, may sarili tayong ambisyon, diba? May mga ano tayo, may mga ano tayo sa buhay, may mga ano tayo, pangarap tayo, na hindi naman talaga palooban ng Panginoon. At yung anak na to, nung time na ano, sabi niya, ako, sa mga oras na to, babalik na ako sa tahanan namin. Diba? Babalik na siya doon. Kasi nga, sobrang hirap na yung naranasan niya. Isipin niyo, pinapakaan na siya, alis kainin niya na yung pagkain ng baboy, di ba? Kung ikaw, di ba, sisimurahin mo bang kumain ng ganun pagkain, di ba? Yung prodigal son, no juice na siya, wala na siyang makain eh. And baka wala pa siyang makain maayos, no juice na siya, di ba? Bakit? Kasi, sobrang hirap na nang nararanasan niya. Kaya, ang ginawa ng anak na to, sa mga oras na to, ay decided, di ba? Nasundan yung, na umuwi sa amin. Kaya ngayon, sa mga oras na to, diba, mag-decision ka bilang ikaw, diba, sa mga kabataan ngayon. Ngayon, pag-decisionan mo na, ano ba, yung layunin mo, di ba? Bakit ka narito sa mga oras na to? Bakit mapinili,
maglingkod, sumunod sa Panginoon. At yung pag-uwi niya ng prodigal son na to, tulad ng Panginoon, alam niya yung sa puso mo, di ba? Kahit gano'n man, kahirap pinaranasan mo, kanaman kadami ang kasalanan ginawa mo sa buhay, diba? Walang mabigat na kasalanan hindi pinagbayaran ng Diyos sa oras ng Kalbaryo. Diba? Walang mabigat na kasalanan hindi niya pinagbayaran, di ba? Kung yung kasalanan natin, kasing laki ng bangka, di ba? Yung pagmamahal ng Panginoon, kasing laki ng dagat. At kung kasalanan mo, masabi, Lord, sobrang pa rin eh. Sobrang dami pa rin nagawa kasalanan eh. Kung isipin, sobrang laki pa, kasing laki ng bangko eh. Pero yung pagmamahal ng Panginoon, kasing laki ng mundo. And Lord, yung sabi, Lord, sobrang malaki pa rin ang kasalanan ko eh. Parang daradala ko yung buong mundo eh. Parang bigat eh. Sobrang parang wala na kapatawaran eh. Parang wala na ngayon na parang patawarin siya. Remember, di ba? Si Paul, ano ginawa niya? Pinapatay niya yung mga Kristiyano, yung mga tao na nanampalataya sa Panginoon. And yung time na ito, nag-intervene sa kanya sa Panginoon, di ba? Yung Panginoon, hindi siya nagdalawang isip na patawarin si Paul. Di ba? Si Apostle Paul. And kahit isipin mo pa, yung kasalanan mo, kasi laki siya ng buong mundo, di ba? Yung pagmamahal ng Panginoon, kasi laki ng kalawakan, di ba? Kasi laki ng universe. Yung universe, di ba? Infinite siya. Hindi siya, hindi mo siya mararating. Ganun din yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya, di ba, huwag nating i-limit yung pagmamahal ng Panginoon, yung kapatawaran na meron siya. Kaya, di ba, bilang isang, lingkod ng Panginoon, huwag natin gawing lisensya yung kapatawaran ng Panginoon. Huwag natin gawing, alam ko, Lord, mapatawarin ka naman eh. Gagawa na ka ng mga ganitong kasalanan. Hindi, di ba? Kasi kung totoo kang nagbago, di ba? Hindi mo na gagawin yung mga ganong kasalanan. Kaya ngayon, sa mga oras na ito, di ba? Kung ikaw yung kabataan na, hindi mo pa rin alam yung identity na meron ka kay Kristo, yan. Yung mensahe na ito ngayon ng Panginoon sa buhay mo, di ba? You are significant. May kabuluhan yung buhay mo. Kung isipin na walang kabuluhan yung buhay mo dahil sa Panginoon, may kabuluhan yan. Diba? You are sufficient. Diba? Ano ka? Hindi ka naman kailangan mag-alala sa mga bagay o problemahin mo, mga pangailangan mo sa tahanan nyo, mga bayarin. Diba? You are sufficient. Diba? Kung yung kabataan na sufficient sa Panginoon. And you are secure. Diba? You are secure dahil ka sa Panginoon. Hawak-hawak ka niya. Diba? Then, sa mga turo nga dati, diba, sabi, hindi ko yung humahawak sa Panginoon. Diba? Siya yung humahawak sa iyo. Hawak ka ngayon, di ba? Kahit gano'n ka pakalaki, hawak ka ng Panginoon, di ba? Walang bagay na hindi kaya hawakan ng Panginoon sa buhay mo. Kaya, yan sa mga oras na ito, i-encourage ko kayo, na ngayon pala, di ba, mag-decision na kayo kung yung buhay ay pasunod na gawin nyo kay Kristo. Ayan. Sige po. Ngayon, kantayin natin yung when I think about the Lord, praise God, kasi nga sa mga bagay na yun, binigyan niya tayo ng significant sa mga buhay natin. Binigyan niya tayo ng value. Diba? Sino pa tayo para hindi magpasalamat sa mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. Diba? Isipin, di ba? Kung ikaw ngayon, di ba? Christian, sobrang magpapasalamat mo na sa Panginoon. Bakit? Kasi kung hindi ko lang nakilala yung Panginoon, sino na lang ako, diba? Ako na lang ba yung Christian? Ako na lang ba si Christian na walang patutunguhan yung buhay? Ako na lang ba si Christian na walang purpose yung buhay? Kaya ngayon, yan, tinawag ka ng Panginoon sa mga oras ito, diba? I called you by your name. You are mine. Tinawag ka sa pangalan mo para sa iyo. Purpose sa buhay natin, purpose sa mga buhay natin is for God's use only. Katay natin yung meredith na bang the Lord bilang pasalamat sa kanya. Yeah.
Thank you.